Good day, Grade 3! Welcome sa Quarter 3, Week 1 and 2 ng Distance Learning sa Araling Panlipunan. Tatalakayin natin ang mga bayani ng iba't ibang lalawigan. Suriin ang mga larawan sa ibaba. Ano ang tawag sa mga tao sa larawan? Ano ang kanilang ginagawa? Sa palagay mo, ano-ano ang mga katangian nila? Tama, sila ay mga superhero. Sa telebisyon, sila ay mga tagapagtanggol ng mga taong inaapi ng mga masasamang tao. Maraming bata ang gustong tumulad sa kanila. Pero alam mo ba na may mga superhero na maituturing ang mga lalawigan? Sila ang mga bayani ng inyong lalawigan. Ang bantayog o monumento sa itaas ay itinayo bilang pag-alala kay Dr. Jose Rizal, ang ating pambansang bayani. Ito ay matatagpuan sa Rizal Park, Luneta, kung saan siya binaril noong December 30, 1896. Si Rizal ay dalubhasa sa maraming larangan. Siya ay isang manunulat, pintor, magsasaka, inhinyero, guro, eskultor at marami pang iba. Marunong din siyang magsalita ng 22 mga wika. Ang kanyang kahusayan ay kilala sa buong mundo. Katulad ni Dr. Jose Rizal, may mga tao sa iyong lalawigan na kilala rin dahil sa kanilang mga nagawa para sa inyong lalawigan. Maaaring nakipaglaban sila para sa kalayaan o naging tanyag sa iba't ibang larangan tulad ng sining, siyensa, politika at palakasan. Mahalagang makilala ang mga bayani ng inyong lalawigan upang malaman at mapahalagahan ang mga naambag nila sa ating lipunan. Ang kanilang pamumuhay ay may kapupulutang magandang aral para sa mga mag-aaral na tulad mo. Ang mga sumusunod ay ilan lang sa mga bayani ng Pilipinas. Si Julian Felipe ay ipinanganak noong January 28, 1861 sa lalawigan ng Cavite. Siya ang kompositor ng melodiya ng ating pambansang awit, ang Lupang Hinirang. Si Apolinario Mabini ay ipinanganak sa lalawigan ng Batangas taong 1864. Siya ay tagapayo ni Emilio Aguinaldo sa pamahalaang rebolusyonaryo laban sa Espanya. Dahil dito, siya ay tinuguri ang utak ng himagsikang Pilipino. Ipinanganak si Marcelo H. Del Pilar sa lalawigan ng Bulacan noong August 30, 1850. Nakipaglaban siya sa mga mananakop sa pamagitan ng pagsulat. Siya ay naging patnugot o editor ng pahayagang La Solidaridad upang maihayag ang mga pang-api ng mga Espanyol sa mga Pilipino. Si General Vicente Lim ay isang matapang na mandirigma. Siya ay mula sa lalawigan ng Laguna. Pinatay siya ng mga Hapon noong December 31, 1944. Kakampi niya ang mga Amerikano na nakikipaglaban sa mga mananakop na Hapon. Mayroong ding nag-ambag ng kanilang angking talino at lakas. Dahil dito, gumaan ang buhay ng maraming tao sa kanilang lalawigan. Isa na dito ay si Eulolio Amang Rodriguez. Ipinanganak si Eulolio Amang Rodriguez sa lalawigan ng Montalban Rizal noong January 21, 1883. Siya ay isang politiko. Isinulong niya ang karapatan ng mga karaniwang tao tulad ng mahihirap at di nakapag-aral. May kilala ka bang bayani na mula sa inyong lalawigan? Maaring kapitbahay ninyo, kaibigan o sarili mong mga magulang. Hindi man namatay para sa bayan, binabahagi nila ang kanilang talino at lakas upang maging maginhawa ang buhay ng mas nakararami. Ito ay si Mariano Llanera. Siya ay isang bayani ng lalawigan ng Nueva Ecija. Isang matapang na lider ng himagsikang Pilipino. Si Mariano Llanera ay naging pinuno ng mga katipunero sa Nueva Ecija at naglingkod na general sa ilalim ni Aguinaldo mula biyak na bato hanggang digmaang Pilipino-Amerikano. Isinilang siya noong November 9, 1855 sa Cabiao, Nueva Ecija, kina Enrique Llanera at Juana Núñez. Pag-isipan, paano mo maipapakita ang pagpapahalaga sa mga bayani ng inyong lalawigan?
Palakpakan natin bilang pasasalamat sa mga natatanging tao na nag-alay ng kanilang mga buhay para sa ating bansa. Palakpakan din natin ang mga bayani ng ating mga lalawigan na nag-alay ng kanilang kaalaman, talino at kakayahan upang umunlad ang buhay ng mga kababayan nila. Ano kaya ang mangyayari kung hindi ginawa ng mga bayani ang kanilang mga ibinigay sa ating lalawigan? Maaring hanggang ngayon ay hindi tayo malaya. Maaring wala tayong sariling pamahalaan, wika, mga pinuno o batas. Dahil sa mga kabayanihan nila, maunlad at maayos ang buhay natin sa kasalukuyan. Nararapat lang na pahalagan natin ang kanilang kontribusyon sa pamamagitan ng pag-alala sa kanila at pagiging huwarang mamamayan ng ating mga lalawigan. Ang pangangalaga ng kanilang mga bantayog, larawan o gusaling tinirhan ay dapat alagaan at panatilihing maayos at madinis.